Ang mga tagapagtaguyod ng pampublikong sasakyan ay nananawagan sa gobyerno na bawasan ang mga paghihigpit sa mga provincial bus at payagan silang dumaan sa kanilang mga ruta upang maserbisyuhan ang mas maraming nahihirapang commuter. Ang pagpapahintulot sa mas maraming provincial bus na mag-operate ay maaaring mabawasan ang cramping ng mga pasahero sa mga terminal ng bus na maaaring makita bilang isang potensyal na kumakalat na COVID-19, lalo na at ang panahon ng lintin ay paparating na. Sabi ng commuter at transport worker na si Dom Hernandez ng Filipino Society and Development Advocates Commuter Consumers Incorporated o PASADA kung tawagin. Inilabas ni Hernandez ang panawagan na nagsasabing 10% lamang ng mga provincial bus ang pinapayagang makapagserbisyo sa mga commuters. Gayun din itong 10% ng mga provincial bus na nagsiservisyo ngayon sa mga commuter ay meron lamang 50% pinapayagang seating capacity sa ilalim ng Alert Level 2. Idinagdag niya na nais ng PASADA ng karagdagang suporta para sa mga distressed public transport firms, mga driver at manggagawa dahil sila ay dumanas ng 2 taon ng pagkagambala sa operasyon dahil sa pandemya. Naniniwala rin si Hernandez na dapat pahintulutan ang mga provincial bus na tumawid muli sa EDSA. Hinimok din niya ang gobyerno na tugunan ang lumalalang problema ng kolorum o hindi rehistrado, hindi prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Robert C. ng Move As One Coalition na ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng 5% lamang ng mga sambahayan sa buong bansa sa Pilipinas ang may sariling sasakyan, habang 11.5% ng mga sambahayan sa Metro Maynila ang may sariling sasakyan. Nararapat na ito'y pagtuunan ng pansin para sa magandang benepisyo na may dudulot ito, hindi lamang sa mga bus na bumabiyahe, kundi pati na din sa mga commuters.